Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. Naging kung bago pa lang po kayo sa channel na ito ay huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Mag-on ang notification bell para updated sa lahat ng mga bago adventure kagaya po nito. Maraming salamat and God bless. Dumating yung para mga ka-adventure. Suraha! Lame kayo na eh! Ayan mga ka-adventure, so nire-ready na po ni Kuya ang amin pong pamundo dahil nabali po yung steel bar at ready na po kami, loaded na ng amin pong mga gamit, lalo na yung gagamitin sa pamamana syempre, at may spare tayong dala just in case na kailangan natin. What's up mga ka-adventure, another day is another adventure and for today's adventure ay samahan niyo po kami. Pupunta kami ng parting linapakan at doon po kami mamana. May mahalagang bagay kami nga ihahatid at along the way ay mamana na rin kami. At lalo na sa araw po ng bukas kasi gusto talagang balikan ni Native Channel yung Sabino Reef. Tsaka yung dinaanan namin nila sisid na maraming unicorn. Kung naalala nyo po, napakaraming suran. So tara, pasyalan ulit natin. And then malayo-layo yung biyahe ito. Nag-ready kami ng mga gamit na kailangan namin. And let's go! And again mga ka-adventure, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala pagtangkilik sa lahat po natin mga adventure na ginagawa. To God be the glory, and let's do more adventure. Alright. Let's see. Isang oras at kalahati mga ka-adventure ang amin pong biyahe bago namin na marating yung amin pong unang spot na pagpapanaan dito sa unang stopover point sa orange na yan. At sa pangalawang point naman po ay yung area kung saan kami matutulog, which is Linapakan Tourist Camp na madalas din nating puntahan kapag sumasama tayo sa biyahe ng expedition sa Big Dream Boatman. Usual mga adventure, huli na naman tayo. Tayo ang pinakahuling kuba at nag-prepare. At sa unang nating pagsisid ay pinakitaan kagad tayo ng napakasarap sa ng target. Mga unicorn fish or mga surahan po. Kaya lang nadala tayo sa pamimili kung saan yung ating ilalak na target hanggang sa wala tuloy tayo natira. At sa kanang bahagi ay napakarami sanang mga padfish or bayang mga ka-adventure, kaya lang hindi pa sapat yung kanila pong laki. At patuloy tayo sa paghahunt at napakaganda po ng water visibility. Ang linaw at sa di kalayuan ay natanaw ko itong suran. At buti ay tinamaan ang pagtira po natin dahil ito may dalawang na namang makulit na golden trevally na umaaligid-aligid at nangipagunahan sa view na kung saan ay gusto nila, lagi sila nauna. Kaya if ever nakakita po kayo ng pating madalas ay nasa unahan din yung mga golden trevally na yan or badlon sa local name. Secured ang ating unang isda sa araw na ito mga adventure, unicorn fish. At hindi natin target itong mga bayang dahil wala po tayong ice na dala, kaya tamang kaway-kaway na lang muna. Panibagong pagsisid at panibagong pag-aabang mga adventure sa ilalim ng dagat at palingon-lingon sa paligid kaliwat kanan kung naandun pa ba yung green jawfish or malaguno, pero si Native Channel na pala ang nakatira. At eto, nakasabay ko rin si Kuya.
may hinahanap siyang Harlequin Sweet Lips at lumabas sa kabilang side ng bato, kaya atin pong abangan ang kanila pong mga upload dito sa aming adventure sa Linapakan, si Maki TV's for Fishing at si Native Channel. Panibagong pagsisit at panibagong pag-aabang sa ilalim, mga ka-adventure, kung ano ang posible nating target na matira. At ini-aim sa na natin itong lapu-lapu or suno. Kaya lang lumayo naman, kaya nag-stay pa tayo ng ilang segundo pa sa ilalim at may lumapit naman target, kaya lang napakailap at napakalikot ng langoy niya. In short ay hindi natin natira. Isang blue fin trevally sana, or mambad sa amin kung tawagin. Napaka-uneasy talaga ng langoy niya, mga ka-adventure, at ayaw lumapit ng husto, kaya hindi talaga natin siya natira. At pumunta ako dito sa area na to dahil last time si Seaseed Nathan ay dito nakita ng napakarami talagang mga unicorn fish. Patuloy kami sa paglalangoy ni Kuya, mga ka-adventure, hanggang nakarating kami sa kabilang side ng bato kung saan kami nagpondo or nag-stop. At eto, sabay kami nag-dive ni Kuya dahil may napansin kami yung grupo ng mga istang lumalangoy sa ilalim, at grupo pala ng mga gapas-gapas. Yung istang napakasarap pong isigang, at nagtutok tayo ng pana hanggang sa lumapit ito ng husto at na-meet yung distance na hinihingi natin, na lang sa ganun ay 100% tatamaan talaga natin yung isda. At naging worth naman yung ating pong pag-aantay at pag-aim dahil nakahuli tayo, at ang ganda na pagkakatama, stone shot. Lumampas ako sa batong ito, mga ka-adventure, bago nag-dive dahil po may napakalaking luba na nakaharap sa akin, at biglang ayan, gumalaw yung mga damselfish or mga palata. Tumago na pala yung luba, sayang. At nitry ko pa sana itong hanapin, ngunit ang ganda ng posisyon ng mga batong pinagtaguan niya or yung butas, dahil para siyang nasa 5-star hotel, hindi makita. Ang mga luba or mga marble grouper, mga ka-adventure, ay isa ring napaka-intellectual na uri ng mga isda, at nag-adapt ito ng camouflage, or binabagay nila ang kanilang kulay sa paligid para hindi sila madaling mapansin kung sino man ang naghahanap sa kanila. Wow! Dahil hindi talaga natin nahanap, mga ka-adventure, ay enough for today. At biyahe naman po kami papunta sa area kung saan kami matutulog. At eto, naka-unlock si Native Channel ng isang green jab fish or malaguno. Okay ah. First time? Aba! Enough for today, mga ka-adventure. Punta na kami dun sa LBC, sa Linapakan Tourist Camp. At
nakahuli naman tayo ng mga pang-ulam. Yan, si Native Channel merong malagulo. At si Kuya ay lapo-lapo. Ako naman ay isang suran tsaka isang sea bream or gapas-gapas. Big I am pero. Sige mga ka-adventure, keep you posted. Ang lakas naman ang ulas na, naparating. Mula sa area kung saan kami namana mga ka-adventure ay nagbiyahe kami ng kalahating oras bago namin na narating yung area kung saan na nakadak or nakaangkurahe yung bangka ng Big Dream Boatman at doon po kami kakain at matutulog kasama po sila at kinabukasan ay yung main purpose ng lakad namin dito at syempre ito mga ka-adventure isang napakagandang tanawin bago tuluyang dumilim at isang pasasalamat sa another greatness na ginawa ng Panginoon para sa atin. And good morning mga adventure. Another day. Another adventure. Medyo matamlay tayo ngayon. Hindi naging maganda yung umaga eh. At kain po muna tayo. Ayan. Kain mga ka-adventure. Meron tayong nilaga galing doon sa Big Dream Boatman. At ayan mga ka-adventure, si Kuya. Hindi pa nga nakapasok, problema na naman. Wala na naman siyang GoPro, nalaglag yung GoPro kagabi. Kaya almusal lang po kami. And then mana naman tayo. Tignan natin kung makita natin muli yung luba tsaka yung barakuda na nakita natin kahapon. So, dito pa rin kami sa may likod na bahagi ng Linapakan, parting San Nicolas. At nadadaanan namin to usually kapag hinahatid ako ni Native Channel or sinusundo ako ni Kuya galing Deep Nai, papuntang kanyo po. Kaya yung mga adventure, kain naman tayo. Lami kayo. Lami kayo. Let's go mga ka-adventure, another day, another hunt. At eto madalas yung nangyayari po sa atin, no? Kapag bumababa po tayo ng hindi kagad naka-load yung pana, na mayroong target na lumalangoy umaaligid-aligid sa harapan mo habang naglo-load ka, at nung nakapag-load ka na ng pana mo ay iniwang ka na. Ilak ang ating nakita ang target mga ka-adventure at ito sana yung ating unang isda. Unang isdang hindi natira sa araw na ito. Another dive and another great target sana mga ka-adventure. Surahan or unicorn fish. Kaya lang, ang ilap naman ayaw nila palapit ng usto. Isa sa pala sa pinakadelikadong sitwasyon dito sa area kung saan kami namamana mga ka-adventure ay daanan ito ng mga bangkang bumabiyahe papuntang Linapakan, papuntang Bulawit at papuntang San Nicolas area. At binakan ko yung area kung saan ko nakita yung luba kahapon ngunit hindi na talaga nagpakita. So kailangan mag-move on at tutuloy lang sa paghahunt dahil mahaba pa ang araw. At tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makita ng magandang target kung ano ang biyaya na para sa atin sa araw na ito. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pong paghahanap mga ka-adventure ng biyaya para sa araw na ito at nakarating ako sa area na medyo may kadaliman na at may nakahiwalay na malaking bato at nagsisid po ako muli dahil nakita tayo ng luba dito at nitry ko po siyang hanapin dito sa butas kung saan siya posibleng makita ngunit
hindi ko siya nakita doon. Mali yung aking pong expectation. At paglingon ko or pagsilip ko sa kabilang side ay nagulantang akong bigla, mga ka-adventure. At naka off yung posisyon ng pana, kaya nung titirahin ko na siya, dapat napanira na, ay hindi ko natira. Ayan, nakaharap sa atin yung luba. Grabe yung panghinayang ko, mga ka-adventure, kasi nakaharap na talaga sa akin yung luba at ang laki niya. Kaya hindi po ako umalis sa area at nag-ipon ng maraming hangin at nagpahinga. And isinagawa ang panibago na namang pagsisid. Ngunit isang pagkakataon na naman ng aking pong nasayang, dahil nagbawas ako ng load ng pana, so hindi siya ganoon kalakas at may kalayuan ang distansya ng luba na ito. Kaya hindi ko na naman natira. I do believe, mga ka-adventure, hindi ito yung same luba na nakita natin nung ating pong paunang pagsisid kanina, dahil napakalaki po talaga nun at pumasok na po sa loob ng bato. At itong isa na nakikita natin ay galing sa labas, which is talagang nag-isip talaga ako ng gusto, kaya mas lalong hindi ako nakamove on at hindi talaga ako umalis at patuloy lang sa pagre-ready hanggang sa makahanap tayo ng magandang posisyon kung sakaling makita man natin ay matitira natin. Sa sisid na ito, mga ka-adventure, ayan, tama ang aking hinala na pwede nga siya makita dito sa kabilang side na ito. Ngunit ang layo naman ng ulo niya at lumangoy pa palabas. Kaya mas lalong hindi ko na naman siya natira. At nung inabangan ko siya at hinanap dito sa kabilang side, ay nawala na. Kaya medyo nawawalan ako ng pag-asa, pero hindi pa rin tayo sumuko. Sa dive na ito, mga ka-adventure, ay pag-inspeksyon sa lahat ng butas na posible nilang pagtaguan, dahil wala na siya dun sa area kung saan natin sila nakita kanina. At nagsilip ako or naghanap sa ibang part ng bato at ito ay naging resulta. Ayan, nakita ko na, mga ka-adventure, ngunit alanganin naman hindi natin matiyon yung pana ng maayos. At dito sa may butas na ito kung saan ako nakatitig ay kita dito sa dilaw na araw kung nasaan yung katawan niya, at dito naman sa red ay naandyan yung kanyang mukha nakaharap. Kaya nagready ako ng mas maraming hangin at mas maraming lakas at isinagawa yung pagsisid at doon natin siya hahanapin sa kung saan yung red na araw kanina. And I do believe na andun lang talaga yung ulo ng luba. Moment of truth, mga ka-adventure, finally nakita ko na rin at talagang labi lang po ang nakausli at natira naman natin. And
Sobrang saya ko na mga ka-adventure, ngunit kinabahan akong bigla dahil nung nakita ko po na hindi po tumagos yung flapper. At may posibilidad din lang talaga na pwede siyang makawala. Plus, nabitawan ko pa yung shaft. At ayan, lumangoy pa palayo. Buti, naabot pa natin. At hindi rin biro mga ka-adventure dahil may kalaliman po ang area kung saan natin napana ang lubang ito. At ito naman po yung full action ng pagtira natin. Ito po ay galing kay Native Channel na video. At kuhang-kuha yung aking pong pakikipagbuno talaga. At ang dami ko pong sugat, kakayakap sa kanya dahil nga po kinakabahan ako baka makawala siya. Hanggang sa, ayan o. Ayan. Buti na lang ay na-secure naman natin. Agaran kami tumigil sa pamamana mga ka-adventure at bumalik kung nasaan na ang bangka ng Big Dream Boatman para manghiram po ng sisidlan para nang sa ganun ay mag-last long yung buhay ng luba dahil po malulubog yung bangka namin kapag hinahayaan lang namin nasa aquarium siya nakastin. 1,000 yan? 3 kilo yan? Sama ko sa amin magkakasakya. Kasya kaya? Magkasakya ito? Kasya yan? Kasya yan? Kasama ano lang. Kahit ganyan lang yan. Ang problema na kasi dito sa amin, eh. Saan yung takip? Diyan. Hindi ba pa siya? Okay. Pero mabubuhay siya. Pwede yan, pwede yan. Dito ba? Ang wala. Dito lang. Okay, takbo niyo, takbo niyo. Pag nasip din siya dyan, din siya magkakalala. Limasa mo dyan ito ba yung malaki-laki? May lapo. Mga tropang sakalam dito sa Big Dream Boatman. At makasama natin yan sila ngayong year-end season. Ayan, si... Anong pangalan ng kapitan mo? Gilbert. Kapaluloko nga ako. Malapit ako eh. Saka si Kuya Ging na adventure. Yan yung mechanic. May ulam. May mechanic pala dito dami. Si Ambo. May akong ulam. At si Janelle. Kaya sabihin ko na sa'yo. Hey, what's up, cat dog? Bakit pero may anong ibig sabihin ng aspeto? Ano? Pasyo. Yan. Mga adventure,
kung nasaan tayo kanina umaga dahil dito sa area kung saan nakatali yung bangka ng Big Green Boatman ay doon nalaglag yung GoPro ni Kuya. So try natin hanapin, pero kung wala ay wala tayong magagawa. So yung mga adventure. Nung gabi pa po nalaglag yung GoPro ni Kuya mga ka-adventure at hindi niya kami in-inform ni Native Channel. At ito po ay hindi nakalagay sa case, kaya ang duda ko po talaga ay flooded na ito. Dahil nung umaga po na dapat i-dive namin siya ay sobrang napakalakas naman ng agos, kaya sabi ko ay malabo na talaga mangyari. Plus almost 20 meters yung lalim na pinaglaglagan po, kaya talagang sira na ito. At nagtry pa rin kami kasi gusto namin i-recover yung memory card, kahit yung memory card na lang, na despite of para kami naghanap ng karayom sa buhanginan dahil wala pong handle or case. At napakalitan talaga ng GoPro, especially kapag sobrang lalim na ng nalaglagan ito. Ang sakit na ng ulo ko kakadive mga ka-adventure, at nag-decide ako na magdala ng pana dahil napakarami din ng mga lapu-lapu sa ibaba at dapat may natira na sanang lapu-lapu or grouper si Native Channel, kaya lang hindi niya kagad napansin. At sa pagsisid natin ito ay sinalubong tayo ng isang talakitok sana, kaya lang hindi naman natin nahuli, pero iba yung nahuli natin. Unexpectedly, nung pagtingin ko sa right side ay ito ang nangyari. Naaninag ko mga ka-adventure, andito na yung GoPro, nakita ko na. Sobrang saya, kahit na alam ko talaga na flooded na ito, pero nakita pa rin natin, at least mapakikinabangan pa ni Kuya yung mga video na nakuha niya mula nung pag-alis at nung naman. Pulong tubig. Pulong tubig. Drain ko yung GoPro mga ka-adventure at nilagyan ng alcohol, at kailangan lang nating ilagay yan sa bigasan at painitan, or kung may blower para nang sa ganun ay matuyo talaga siya. At we'll see kung gagana pa ba ito. At along the way pabalik ay eto, pahiga-higa po yung lupa habang nagbibiyahe kami, at napakalayo po muli ng biyahe namin pabalik po ng isla. Dito na pala siya sa balde namin nilagay mga ka-adventure dahil mas kampante siya ng konti dito, unlike nung sa cooler kanina na nakalabas yung buntot niya. At talagang malalagay sa peligro yung buhay ng luba na ito. At buti na lang ay nag-last long naman siya at nakaabot hanggang sa isla, and finally ay naibaba na rin namin sa tubig at naging kondisyon naman ulit, at ang ganda na ng kulay niya, at nilagay na lang namin sa fridge. Kahit nakalapag na siya sa dagat mga ka-adventure ay antagal niya pa rin gumalaw. Siguro ay ninanamnam niya pa yung oxygen na talagang kailangan na kailangan niya para maging normal ulit yung kanyang paghinga. May lupa dito! Ang laki!
Oh, gutom. Nga na. At nanghiram kami ng cage mga ka-adventure at nilagay siya sa medyo malalim na area para maging condition po at i-deliver yan ni Bito ng kapatid ko sa araw ng bukas sa bayan po ng Coron. Ay la boys la. Ano daw hapon? Ano meron? Malamang debit-bit galing rumpi. Ay, saan ang input? Sabi ko balhin na nanakay. Mga ka-adventure. Pagan ng gabi. Ano? Tsaga lang muna tayo sa kan. Ano lang? Pinaksi yung tulingan. Kasi namana si Joy. Ang huli. May huli man isang loba lang ang buhay, binuhay kasi mahal sa live yun. Pambiling bigas. Pambiling buyod. Pambiling bigas. Hindi na lang nila pinatay kasi mura sa patay, 150 lang ang kilo. Ay sa buhay, 1,000, okay na yan. Kaya, isang muna, tingnan mo mga ka-adventure, oh. Tuyo lang. Tapos lagyan na lang suka o ano, sili. Para maganda-ganda ang pakiramdam sa pagsaw-saw sa paan. Suka o sa tuyo, meron ng paan. Malasahan na natin yung sili. Okay na, wala nang problema to. Ano to? Ayan. Ayan. Biglang dumating yung paano nga ka-adventure? Surahan! Lame kayo na eh! May prank! Unang kusnit! Paksit! At yan ay huli ni kain mga ka-adventure. Malapit sa ulang? Malayo! Sinitig! Sinitig! Magtigil lang din min yan eh. Yeah, malapit na tayo sa ulam. Nakatisod ano nila? Ah, dito. Dito mo nagsod ang sabito. Ito pa. Magdusil din nga. Matalas min niya. Nagkuhan mo ito. Buhang ganun na karne. Sa? Sino nagkatay pa? Dito. Anay. Kaon. Kaon ta. Surahan. Lami kayo. Samboy sili yan, oh. Kain samboy sili, oh. Yeah. Kain samboy sili. Samboy sili. Sarap dong? Sarap. Sarap. Ah, basta samboy sili, ah. Kita, alam si buy sili. Logi. Logi na siya. Puro logi. Ingan to sa'yo, ipadulong dito. O sige, net. Tamahan sa amin, net. Adventure. Ah, maraming salamat sa lahat ng mga supporters ni Joy Adventure. At shout out nga pala kay Calvin Muling Bayan. Calvin Muling Bayan. Kuro Kuro Boys ng Bulalakaw, Mindoro. At shout out din kay Itar, Paul, Imak at Puy. Lalong-lalo na kay George Madrid. Kaya sana po pagpalain po kayo ng poong may kapal kasama ang inyong mahal sa buhay. Kaya okay, magandang hapon uli. Okay. Maraming salamat. Bisibisihan ka dyan ah. Bisibisihan ka. Siyempre, nagpalit tayo ng pawid mga ka-adventure kasi wala na talaga, butas na butas mo. Pag nag-ulan, dito kami kumakain. Ulan din. Parang wala nang pawid yung panamin, bubong, kaya takbuhan na kami pag nabutan kami ng ulan habang kumakain.
Okay, magkain tayo. Sige. Kain tayo, pusit ulam. Anong ulam, mother? Pinili ko pusit. Lami kayo, pritong bullpen na naay asukal. Shout out, mother. And shout out ko, Charlie, Palawan Freediving. Adventures, so bago pa tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pong top 5, sila Warren Abak ng Calapan, Ryan Bihirano, Francis Kit Mustaho ng Baler Aurora, Christian Navora at Alpha Acacio, and special mention natin si Jonathan Bacosa, vlog official ng Puerto Princesa Police Office, and so shout out po sa inyo. At belated happy birthday kay Kayden Palomo na anak ni Pastor Kim ng Central Fundamental Baptist Church ng Coron, Palawan. And then shout out din po natin sila SJ Baron Vlogs ng Kadangas, Corales family ng Angeles Pampanga, Joel Omela, MMC, Iris ni By Vlogs. Shoutout sa MB Ruby SL ng Babak Samal, Ronel Bituin ng Lopez Quezon, Ruel Cornelia ng Katanduanes, Michael Lontok, Ami Dokdokos, Julius Bawang ng Laguna, Lupiminda Gomez, Unscared Bakas, Anthony Bulante ng Biliran, Vincent Espinosa, Samboy, Cheryl Muntiblanca ng Misamis Oriental, Rodel Soriano, Renante Malahos, Arnes Vlog, Real Duarte, Cyrus Tan Abigonia ng Cavite, Salvador Rojas, Firiera Arnel, Glyph Paul Angagan ng Sarangani, Farid Faruqui of California, Christian Gali, Jose Daddy, Tembista TV, Tyco Station, Freddy Boy Sonyo ng Iloilo, Master Rich, and si Mark Makawili. Shout out kay Miss Elisa Gomez, kay Idol Terso Manulat Laurio, and Team Noranda ng Canada, Larry Santi, Miss Lisa Lisa, Miss Anonymous, Miss May Stacio ng Hong Kong Chapter Solid Harabas Fans, Miss Christine ng Qatar, Miss Venus and Joel Borilla ng Oceanside, California, Miss Glenda Banstro, Miss Jean Amor, Miss Oliva Mendoza, Miss Juliet Cucumber, Miss Luisa Yamamoto, Roel Balabo ng Saudi, kaya Arnel Dasico and family ng Capiz, Kuya Jack Adventures, Fakali, Nati Enigma, Net 14 TV, Berhel Santos ng Washington State, Berhel Santiago ng Mamba ng California, USA, Kapitik Vlog ng Nueva Ecija, Gideon Palaya, Bingbing, Joanna Marie ng Taytay Rizal. Shoutout sa Makailing family ng Sultan Kudarat na ngayon ay nasa New Zealand, Emil Rodriguez ng Bulbok, Batangas, De La Cruz family, and Dennis ng Naek, Cavite, Chubasco Maningo ng Cebu, Kubkub Pirmi, Ampingbay, Naf Benavides, Salinas Matthew, John Perez ng Israel, Jerski ng San Jose, Puerto Princesa City, Chad Summer ng Bohol, Resti Fabol, Martin Bagides, Arnold Angkahan ng Cebu, Miss Amalia Fuller, Ronick Derder, Idol, shoutout, Joseph Cantar ng Imus Cavite, si Senior Vlog ng Escalante, Negros Occidental, JR Layag ng Italy, Norvi Grande, Jock Baming, Boylin ng Iloilo, Edward Marcaida, Couple Gofish ng Toronto, Canada, Arnold Desert TV, Catalino Puntoliana, ayan, ng Talisay Cebu, Royal Candelosas ng Gian Eastern Samar, Edemoto Official, Toto TV ng Taiwan, Marciano Maliari ng Taal Spiro, Roberto Laksina and family ng NC Margo, Yuan and si Jun, John Reyes ng Dumaguete, Alex Mundia ng Sampaloc, Kalinga Supermac, Boss B, ayan, Boss Bob, ayan, shout out, Joseph and Dalangin family ng Tondo Manila, Dang and Monte Falcon family ng Iba Sambales, Kenneth Eugenio ng Pangasinan, JC and Romilin Castro ng Bandal Marikina, Fingerstyle ng Sikihor Spiro, Garganta family ng Masbate San Pedro, San Fernando, De San Juan family ng Kaluya Antique, April Marie Calibo ng Negros, Lorenzo Pautan TV ng Cebu, Wiwit Gaming, Primus Vlog, Barry Gallegos ng Nueva Ecija, Boy M. Castillo ng Pampanga, Rolino Pidilino, Rex Denver Dominguez ng Panglao Bohol, Eman Noynay ng Davao Oriental, Michael and Ambal family ng Cagayan de Oro City, Adwin Cabahog, MC Riga Robo ng Bansod Oriental Mindoro. Ayan. At sa mga hindi po natin na shoutout, taya, pusiyon na rin sa adventure ko.